Hello guys! So magdi-deliver ako sa San Pedro. Alam niyo kung sino i-deliver ko. Kawawa naman to, walang lalagyan. Ito. Ingat sa aming dalawa. Huwag kang matatakot. Nagsimula siya nung ano, panahon ng ECQ. Kaka-resign ko lang din sa work as a teacher. After ko mag-resign, so wala kaming pasok gawa nga nung ECQ. So naganap ako ng pwedeng pagkawaan ng income. Madalas ko nakikita sa Facebook na may mga pabili services. Sabi ko, ba't di ko itry? Total marami naman akong friends sa Facebook. So yung una kong naging diskarte o yung naging work, may kumuha sa akin. Actually, naganap lang siya sa Facebook ng rider. Nagpapadeliver siya ng Grahams. And then sabi ko sa sarili ko, ba't hindi ko itry mag-rider? Kasi halos lahat naman ng area sa Monte. Alam ko. Hindi ko pa nga alam yung word na pasabay eh. Kasi sabi ko, akala ko literal na pasabay lang. Kaya pala, pasa means then buy, bili. Wala, hindi available, so kontakin mo natin si customer. Wala tayong nabili ka lang. So, lang yung patay sa mga bilid na dito sa Mayara. Ganda. So, nakabili na tayo ng hot dog. Then, pila muna tayo para mabili ng vitamin C. Mamay, hindi ko kayo. Available. Sige, yan na lang. 92.54. Thank you. Wala yung pinabibili niya. Pero may nabili naman tayo na kamali dun sa pinabibili. So, malapit na tayo sa pag-meet up namin ng customer na nagpabili ng vitamins at hotdog. Ay, magandang hapon po. Magandang hapon, Edgar. Andito na po yung pinabili ng damot. Kadalasan kasi sinasabi ko sa kanila, bahala na sila. Kung ano yung bukal sa puso nila, kung ano yung gusto nilang ibigay, yun na. And then may mga customer kasi na, ay, ang hirap naman mag-decide kung magkano ibibigay ko sa'yo, ganun. Ang reason ko naman kasi, ayoko mag-presyo or mag-overprice. So yun, kapag undecided talaga sila, wala talaga silang idea about delivery charge. Binubuo ko siya sa kung ano yung lalabas. Halimbawa, kung ano yung lalabas na rate, dun ko nalang binibase. Maraming salamat. Maraming salamat din po sa pagtitiwala. Sobrang sarap sa feeling kasi sa dinami-dami ng tao sa mundo, isa ka sa pinagkakatiwalaan nila. Hindi lang dahil sa pera. Yung tiwala nga na safe yung pinabibili nila. So yun, nag-go na. Time by time, ina-update ko sila kung anong mga mangyayari sa produkto nila. Kasi hanggat maaari sinisecure ko yung product, ayoko mag-deliver ng sira or may damage. Yung mga first time, mga common delivery lang, like pabili ng cake, pizza. Siguro yung pinakamaliit na naipabili, sakit lang siya ng, or plug siya ng ano, sa kuryente. Nagpabili lang siya noon. Eh kasi nga, wala siyang quarantine pass. So, ngayon, nakisuyo siya. Tuwing magpapabili siya ng gamot, sa akin lang talaga siya nagpapabili. Nagpapabili siya ng gamot na worth 4,000 above, ganun. So, malaking pera. Hello, guys. Basta kayo, may kasama ako ngayon. Huwag kabalik, oh my God. Oh my God. Ba't kasi walang lalagyan na nagpadala sa'yo? Ito, oh. Hello. Yung hindi ko makakalimutan na deliver yung nag-pick up ako ng aso. So pagdating ko doon, pag-pick up ko ng aso,
alam niyo kung saan nakalagay, sa fishnet. So yun, hindi ko naman siya pwedeng ilagay din sa box kung mamatay siya. So, dinrive ko siya ng one hand, akay-akay ko siya. Nag-video rin ako, nag-live din ako kasi nga, sobrang cute din ng aso. Malaking tulong siya, lalo ngayong panahon na ECQ. Pero, sa gantong trabaho, kapag hindi ka masipag, wala ka talagang kikitain. Kapag hindi ka madiskarte, wala kang kikitain. So, yung puhunan mo dito, gasolina, motor mo, katawan mo. Basta sobrang baha ng ECQ. Tapos, paluwag ng paluwag down to GCQ. Yun, medyo naglaylo yung kita. So, naglaylo rin yung ano mga kliyente. Online tulong po sa akin ng pabili online dahil natutususan ko po yung pang-araw-araw po namin na gastusin. At nakakabili rin po ako ng gatas para sa anak ko at iba pong pangangailangan. Malaking tulong sa akin ang pabili dahil pandagdag siya sa kinikita. So, sa panahon po ngayon, napaka dapat wais na po tayo, madiskarte, kumbaga. Kung ano po yung abot sa amin, hindi kayo sa amin. Like pera, mga relief goods, bigas, dilata, or mga binibenta nilang pagkain. Yun po, nakitulong po yun sa pagbabayad ng renta, tubig po rin, sa pagkain din po. Yung sa akin po, medyo nag-iipon pa rin po para sa panganganak po ng misis ko, parang nakatulong po siya. Stay home, stay safe. Ito raw ang pinaka-epektibong paraan para pigilan ang pagkalat ng COVID-19 ayon sa Department of Health. Kaya ang mga homeliner o team bahay, imbes na lumabas para bumili ng pagkain at iba pang gamit sa bahay, umaasa na lang sa pasabay. Sa panahon ng new normal, karaniwan na raw ang pagpapabili online. Hindi na raw kailangan pang mag-download ng application. PM is the key for your delivery. Pagkain, gamot at mga gamit sa bahay ang madalas daw na ipinabibili sa mga rider. Ayon sa isang nag-post, ito yung kanyang pinabili. I had chicken, pork, squid and veggies delivered. The prices were okay but I would prefer to do the marketing myself so I can choose the items. Paid cash on delivery. I am a senior, hence not permitted to leave the house. Delivery fee was 250 pesos. Surprised to learn the shop was in Pasay. May isa naman, ito yung isinulat. Yung in-order kong gamot at vitamins sa noong May 2 pa, hanggang ngayon wala pa. Gumaling na yung iinom ng gamot. Makakausap po natin ngayon para tumulong konteksto si Professor Agustin Arsenas. Ang kanyang specialization, Development Economics ng University of the Philippines School of Economics. Prof, ano ba yung observation ninyo, initial impression sa ngayon? Gaano kalaki itong online pabili? At ano yung common observation nyo sa mga madalas binibili? Yung sa online pabili, kasi yan yung bagong normal, the new normal, kasi nga dahil sa takot doon sa physical exposure ng mga tao, doon sa palengke, etc., so, mas naging practical itong online na pamamalengke o pamimili. Malaking tulong din ang ganitong serbisyo sa mga immunocompromised, gaya ng mga senior citizen. Nag-pick up yan as tumagal yung pandemic, no? Kasi mas dumadami na yung pangangailangan, wala nang makain yung mga tao. Nag-expand na siya dun sa mga karne, tapos nagkaroon ng mga gulay, nagkaroon pa ng seafood. Mas nagiging diverse habang tumatagal. And I think it's because of yung tawag ng pangangailangan kasi wala ka talagang mabilhan. Kung tutuusin, dagdag gastusin daw ang pagpapasabay. Binibili mo na yung yung produkto na hindi naman bababa ang presyo noon. Tapos idadagdag mo ngayon yung delivery charge. At hindi mura ang delivery charge. Ha? Order ka lang ng isang loaf ng bread, kapareho ng delivery charge siya ng isang kahon ng tinapay. For sure, cost to purchase will rise. Not doon sa mismong item, pero yung transactions cost niya tataas. Pero pwede raw magsabay-sabay ng pagpapabili ang mga magkakapitbahay para makabawas sa gastusin. Pero nakakita ako, for instance, ng may mga nag-deliver na mga nag-hire sila ng tricycle drivers
parang mga magkakapitbahay pagkatapos. House purchase. Mag-ano sila, mag-aambag sila, tapos may, ano, meron silang i-hire informally. But nevertheless, it's still an added cost. Okay. Uh-huh. Kaya lang, it's a necessary cost. Eh. Wala ka nang choice. Paano mo makukuha yung ano mo, in order mo? Dagdag gastusin man sa ibang pamilya, dagdag kita naman ito para sa mga rider na kinailangan rumakit matapos mawala ng kita dahil sa ipinatupad na quarantine. Ayon sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority, mula sa mahigit 2 milyong Pilipinong walang trabaho noong Enero 2020, tumaas ito sa mahigit 7 milyong Pilipino noong Abril 2020. Ano ho yung reading nyo dyan sa impact sa ating labor force? Well, signs of the times talaga. Kasi dahil marami ding mga kumpanya, maraming restaurants, maraming mga service providers nagsasara o hindi makapag-operate at 100%. So ibig sabihin ng labor force din nila, magiging fraction na lang ano, ng kesa sa dati. Ayon naman sa Department of Labor and Employment o DOLE, nasa 69,000 mga Pilipino ang nawala ng trabaho mula sa mahigit 2,000 kumpanya na nagsara dahil sa pandemic. Ani Professor Arsenas, kung hindi tuluyang nawawala ng trabaho, nagiging underemployed o nag-iiba ng trabaho ang ibang mga Pinoy para kumita. Ang daming tao na hindi kumikita ng sapat. Okay. So, kinailangan nilang siyempre humanap ng paraan. Kaya nakikita ko kaya umuusbong itong mga nagtitinda ng siomay, nagtitinda ng banana bread kasi okay, kailangan nilang i-augment yung kanilang income. Okay. May mga tao na maaaring dahil sa desperation kasi wala nang kinikita, lilipat sila doon sa mga klase ng trabaho na hindi naman talaga nila gusto o hindi naman talaga nila expertise. Apektado raw ang ekonomiya ng bansa dahil sa pandemya. Now, in terms of anong sector maumpisahan natin, ako parang as far as the labor sector is concerned, every sector is vital kasi lahat yan may empleyado, may taong merong magugutom. Pero kailangan maging matalino ang gobyerno sa panahong ito. Nasa masusing pagpaplano at maayos raw na pamamahala ng gobyerno kung paanong matutugunan ang problema sa ekonomiya. So, ano ba ang magiging takbo ng pamumuhay natin? Hindi natin alam. So much uncertainty talaga at this point. Whether the new normal is going to be a better normal would depend on leadership and Filipinos as well. Hapon nga raw para sa ating lahat ang sumabay sa mga pagbabagong dulot ng pandemya. Sa matalinong pamamahala ng gobyerno at pakikiisa ng lahat ng Pilipino, hindi imposibleng makabangon tayo. Ako po si Malu Mangahas at ito ang hashtag BetterNormalPH.